Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Magbabahagi tayo ng dalawang kwento. Ang una ay napakaikli lang na galing sa sender nating si Jericho. Isisingit na lang natin para kahit papano'y maibahagi ang kwento niya at marinig din ng iba. At siya nga pala, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan din po ang channel na ito. Sa mga nariyan naman since day one, maraming maraming salamat po sa inyo. Yun lang, magsimula na tayo. Mapagpalang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako po ito si Jericho ng Zamboanga. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento at karanasan ng aking pinsan na si June sa aswang nung siya ay nagtatrabaho sa construction. Nangyari ito taong 1994. Magkapitbahay lang po kami at ang lugar namin, sir, malayo sa syudad. Masukal ito at tatawid pa ng ilog. Yung daanan naman ay talagang pangtao lang, tapos napapalibutan ng malalaking punong kahoy ang bawat gilid nito. Malalago rin ang mga talahiban, kaya naman sobrang tahimik talaga. Kung ganun sa araw, ano pa kaya sa gabi, diba? At kahit may araw pa, kahit tanghaling tapat, nakakatakot maglakad mag-isa dahil walang kabahay-bahay. Ang pinsan ko namang nagtatrabaho sa bayan, madaling araw pa lang ay gising na. Kasi nga sabi ko kanina, sobrang layo ng aming lugar. Dapat madilim pa lang ay nagawin na upang hindi mahuli sa trabaho. At kapag uuwi naman, ginagabi talaga. Sa lugar namin, sir, mayroong mga sinasabing aswang. Ngunit hindi naman natatakot ang pinsan ko gawa ng bukod sa lagi siyang may dalang itak, may alam din pagdating sa karunungang espiritual. Kaya kampante lang kahit na minsan, may nararamdaman siyang mga kaluskos at huni ng aswang sa daan. Hanggang sa isang araw noon, Sir Alex, madaling araw pa lang ay nagawi na si June papunta sa kanyang trabaho. At habang naglalakad, nakaramdam siya ng parang may sumusunod sa kanya. May kumakaluskos sa mga talahiban at palipat-lipat, tapos biglang nawawala. At dahil hindi naman isang beses nangyayari ang ganun sa kanya, hinayaan niya na lang. Kumbaga, parang nasanay na rin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, sa di inaasahang pangyayari, may aswang na biglang dumumog sa kanya. As in biglaan talaga, sir, at hindi inexpect ng aking pinsan. Hindi naman siya napano, sapagkat gaya ng sabi ko kanina, mayroon din siyang alam kung paano makipagpambuno sa aswang. Hindi niya lang talaga inasahan na aatake pala sa kanya. Akala niya nung una ay magpaparamdam lang. Ganun pa man, alerto lagi ang pinsan ko, kung kaya pagka-atake ng nilalang, kagad niya itong nataga. At habang nakikipagpambuno, bumulong na siya noon ng orasyon sabay bato sa aswang. Pagkatama, napaatras ang nilalang at nanghina. Tatakbo pa sana palayo, kaso hindi na ito makatayo. Sa galit ng pinsan ko, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon na makalayo. Inundayan na kaagad ng taga hanggang sa maputol ang hininga at mapatay niya. At nung bumalik ito sa anyong tao, hindi makapaniwala ang pinsan ko sa kanyang nakita. Paano kasi, ang napatay niyang wakwak walang iba kundi ang pariente naming matandang babae.
taga-kabilang bundok pa at nag-iisang naninirahan sa kubo niya. Alam namin ang tungkol sa pagkatao niya noon pa man. Kung iisipin ay nakakaawa ang sitwasyon niya sapagkat maging mga anak niya o sariling pamilya, iniwan siya dahil sa kanyang pagkaaswang. Ngunit ang hindi namin alam, kahit kamag-anak pala ay tataluhin niya. Malas niya lang kasi ang pinsan ko pa talaga na mayroon ding alam. Kaya ang nangyari, siya ang nadali. Sabi naman ng pinsan ko, kung tutuusin ay hindi niya kasalanan kasi nga siya ang inatake. At dahil nga napatay niya ito, hindi na maibabalik pa ang buhay. Ang ginawa ng pinsan ko, sinunog niya na lang ang katawan pagkatapos ay tinabunan. Matagal na panahon bago niya ito naikwento sa amin. At balibalik na rin man ang mundo, kahit kayo diba, kahit kayo siguro, kasalanan pa rin talaga sa batas ang nagawa ng pinsan ko. Pagkat ang usaping aswang o kung ano pamang mga kababalaghan yan, hindi pinaniniwalaan sa batas. Kaya ang pangyayaring yun, sir, inilihim na lang at walang nakaalam kundi kami-kami lang. At yun lang po ang kwento ng aking pinsan na si Jun. Maraming salamat at sana ay inyo ring nagustuhan. Hanggang sa muli, Jericho ng Zamboanga. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Kamusta po kayong lahat, lalo na sa ating butihing narrator? Ito naman po ako si Inday ng Taytay Rizal na muling magbabahagi ng mga karanasan na may kaugnayan sa kababalaghan. Hindi lang ako ang nakaranas, kundi halos lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi tungkol sa aswang, pero talaga namang nakakapanindig balahibo. Lalo na siguro kapag kayo ang mismong makaranas nito. Paniguradong kikilabutan kayo. Nung minsang umuwi ako sa amin sa Mindanao, ayaw ko na sanang bumalik sa trabaho bilang gwardiya. Kaso di nagtagal nun eh, na boring sa bahay kaya bumalik na lang uli sa pagtatrabaho. So ayun na nga, lumipat ako sa Pasig sa isang pagawaan ng produkto. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan sa kadahilan ng marami ring nakikinig na kilala ang kumpanya na ito. Sa unang araw ng pagtatrabaho ay buwan ng Nobyembre at araw ng mga patay. At dahil holiday, kami-kami lang na mga gwardiya ang nandun. Sa pwesto ko dahil walang magawa, nakaupo lang ako habang nagbabasa ng libro ni Jose Rizal. Maya-maya nun, nagulat ako dahil may mga buhangin na itinapon sa aking ulo. Akala ko nung una, kasamahan kong mga lalaki na nagbibiro lang. Kaya nagsalita ako at sinabing wag namang ganun kasi mapupuwing ako. Nagpatuloy ako sa aking pagbabasa. Tandang-tanda ko pa, naluluha ako noon kasi nga malungkot ang aking binabasa. Nang bigla na lang, may nagsaboy ulit na mga buhangin sa aking ulo. Sa puntong yun, sir, ay medyo nainis na ako kung kaya napatayo sabay mura. Mga lukulukong to, mga walang magawa. Mura ako ng mura nun habang hinahanap kung sino ang nagsaboy ng mga buhangin. Nilibot ang paningin. Hinanap kung saan nagtatago ang mga hinayupak, subalit sobrang tahimik ng paligid at walang katao-tao. Ilang sandali pa, talaga namang nanayo ang aking balahibo. Paano kasi? Humangin ng malamig at dumampi sa aking katawan. Doon ko lang naisip na malaki pala ang gusaling aking binabantayan. Yung aking mga kasamahan, hindi pala pumupunta roon kasi nasa ibang bahagi sila ng gusali. Tapos, wala ring buhangin doon. At kung may nagbibiro man sa akin,
Imposible namang kumuha pa siya sa labas ng mga buhangin para lang ibato sa akin sa loob, diba? At isa pa, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa aking mga kasamahang gwardiya. Kaya napaisip ako noon na baka iba ang gumawa. Hindi tao, kundi yung mga hindi natin nakikita. Inilabutan ako syempre noon, pero nilakasan na lang ang aking sarili. Nang gabi na yon ay hindi ako nakauwi dahil straight ang duty ko. Nakalipat na ako ng pwesto at doon naman sa pinaka-entrance dahil ang babaeng security ay hindi pwede sa looban kapag gabi. Kaya naikwento ko sa aking mga kasamahan ang aking naranasan kani-kanina lang. Alam nyo, parang may kakaiba rito. Ewan ko kung maniniwala ba kayo sa sasabihin ko. O bakit? Ano ba yan? Kasi doon ako sa dulo kanina. Abay, may nagsaboy ng buhangin sa akin. Wala namang tao. Parang may nagluloko. So ikaw din pala? Sagot ng kasama kong gwardiya. Aniya, totoo ang lahat ng mga naranasan ko. Sapagkat maging siya at iba pang mga gwardiya, mayroon din palang mga nakakatakot na karanasan. Isa sa mga kwento niya ay nung minsang nakaupo siya sa kaparehong pwesto kung saan ako sinabuyan ng buhangin. Sabi niya, walang mga trabahante ng mga oras na yon dahil hapon. Gano'n na lang ang pagtataka niya, sir, kasi mayroong matanda na kulubot ang mukha. Lumapit ito sa kanya at sumenyas na parang hihingi ng pera. Gusto mang bigyan, kaso napakamot na lang sa ulo dahil ang pera niya nasa locker pa. Saglit siyang nagtanong sa mga kasamahan sa pamamagitan ng pagtawag sa radyo para sana magtanong kung bakit may nakapasok na pulubi sa loob. Pagbalik niya ng tingin sa matanda, wala na. Hinanap niya ito pero hindi na makita. Simula noon, naniwala na siya na may mga kababalaghang nangyayari sa gusali. Hindi lang yon, dahil sa sumunod lang na linggo noon, hangus na nakarating sa information desk kung saan ako nakapwesto ang isang kasama naming gwardiya na si Senon. Putlang-putla ang mukha at animoy nakakita ng multo. Nang dahil doon ay tinanong ko siya, "Uy, iniwan mo ang pwesto mo doon. Ba't ka nakarating dito? Pwede mo namang gamitin yung radyo mo kung may tanong ka. Pero teka, anong nangyari sa mukha mo? Parang nawala yata ang kulay." Nagkwento ito nang nanginginig pa. Ayon sa kanya, akala niya nagpapasok kami ng mga construction workers sa loob. May nakita kasi siyang isang lalaki na pumasok sa loob ng banyong panlalaki pagkatapos ay naligo. Kaya imbis na magtatanong sa mga kasamahan sa radyo, pinuntahan niya na lang muna ang lalaking yon upang sitahin kasi bawal maligo roon. Naabutan niya talaga ang lalaki na may daladala pang tuwalya. Tinanong niya kung bakit doon naligo, pero imbis na sasagutin daw siya, naglakad ito ng tuloy-tuloy pagkatapos sa isang kurap, ay bigla na lang nawala. Ang sumunod noon, bagsakan ng mga bakal na animoy parang may gumagawa sa likod ng nakaparadang sasakyan na pang-deliver. Pero nang pinuntahan niya ito kasi akala niya nandoon ang lalaki, pagkakita niya mas lalo siyang kinilabutan. Paano kasi? Walang katao-tao roon at ang mga bakal ay nagsigalawan ng kusa tapos lumutang pa na akala mo may nagbubuhat sa mga ito. Kahit sino naman siguro, talagang kikilabutan. Yung naririnig naman niyang mga pukpok ng martilyo, akala mo totoong may gumagawa o nagtatrabaho. Inusot niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang baka na malikmata lang o kaya'y nananaginip. Ngunit ayon sa kanya, ganun pa rin at siya'y gising na gising. Kaya sa puntong yon, kumaripas na siya ng takbo. At yun na nga, nakarating siya sa aking pwesto na putlang-putla, nangangatal pa habang nagsasalita. Ang ginawa ko na lang, inampas ko siya ng mahina at sinabing kumalma.
kasi di naman siya sinaktan at pinaramdaman lang. Naku, okay lang yun, Senon. Hayaan mo yung mga bakal na binubuhat nila. Sabay tawa ako, pero hilaw dahil sa totoo lang, sir, sa loob-loob ko, natakot din talaga sa sinabi niya. Abay kung ikukumpara, mas matindi pa pala ang karanasan niya. Nagkunwari na lang para kahit papano ay maibsan yung kanyang takot na nararamdaman. Hindi lang yun, Sir Alex. Dahil nung dumating ang isang security officer, hangus din itong nagsasalita na parang hindi mapakali. Ang tanong niya, Madam, ay pumasok ba ng mga tao ngayon? Wala naman, sir. Ayaw nga pala, no? Holiday nga pala ngayon. Bakit mo naman natanong? Eh, may nakita kasi akong nakaitim na damit dun. Dumiretso sa opisina ng mga maintenance. Alam ko naman ang mga damit nila kaya nagtataka ako kung bakit siya nakaitim. Tapos dun sa unahan, hindi lang pala isa kundi ang dami nila. Parang nagtatrabaho kasi naririnig ko yung mga pukpok ng martilyo. At nung aking pinuntahan, biglang nawala. Alaka sir, pati ikaw pala pinaramdaman. Sagot ko sa kanya. Kinuwento na rin namin ang aming mga naging karanasan sa gusali. Kinakabahan habang nagsasalita ang aming kasama, napatunayan din kasi niya na may nagpaparamdam talaga sa loob. Sa takot at imbes na mag-iikot pa sana para mag-check sa bawat kasamahan naming gwardiya na baka nakatulog na ang iba, hindi na niya ginawa. Napaupo na lang sa tabi at hindi makapaniwala sa nakita. Yung isang gwardiya naman, sabi niya, pinaglalaruan daw kami sa gusaling yon. Hanggang dumating yung iba pa naming mga kasamahan at nagtanong sila kung ano ang nangyari. Nang malaman ng mga ito, nagkwento na rin sila sa mga naging karanasan nila. Lahat ng nakarinig ay talagang natakot sa kwento ng isang kasamahan namin. Ayon kasi sa kanya, nasa loob siya ng elevator noon na ginagamit lang kapag maghahakot ng mga gamit mula sa first floor. Ilang sandali pa, may kumalabit sa kanyang likod. Akala niya nung una, empleyado lang. Pagkalingon niya, isang batang naglalaro ng bola. Napakamot siya sa kanyang ulo kasi bakit may batang nakapasok sa elevator na yon. Pero naisip niya rin na baka anak ito ng isang empleyado na baka walang magbabantay kaya sinama na lang sa trabaho. Tinawag niya ito. Uy bata, ba't ka nakapasok dito? Huwag ka dyan, baka maipit ka sa pintuan ng elevator. Matapos niyang sabihin yon, nagulat ang kasama naming security guard dahil bigla na lang bumukas ang pintuan ng elevator at sabay takbo nung bata palabas. Eh ang elevator na yon, hindi magbubukas kung wala kang access card. Nasa limang palapag sila noon at ang mas ikinagulat pa ng aming kasama, marami umanong mga bata ang nandon at naghahabulan pa. Talaga namang napanganga siya sa kanyang nakita. Sa sobrang pagtataka, hinilamos niya ang kanyang kamay sa mukha. Pagkatapos noon, mas lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang mga bata. Doon na siya dali-daling umalis, kumaripas ng takbo at pumunta sa aking pwesto. At yun na nga, nag-abot-abot kaming lahat doon sa ingay namin dahil nagkumpula na nga. Maya-maya nun lumapit yung nakarinig sa amin na si SG Roque. Siya yung pinakamatagal na gwardiya sa gusaling yon. Nakipagkwentuhan siya at binahagi na rin ang kanyang mga naging nakakatakot na karanasan. Sabi niya, mga buddy, huwag kayong matakot. Ganyan talaga rito, may mga nagpaparamdam. Kami nga, nasanay na lang din eh. Halos lahat kami dito dati, nakakita na sa kanila. Kaya ako sa inyo, kalma lang. Isipin nyo na lang na mga trabahante rin sila dito na nag-overtime lang. Wika nito, sabay tawa. Kinuwento niya rin sa amin minsan ang kanyang isang nakakatakot na karanasan. Minsan alas 12 ng hating gabi, may narinig siyang sigaw na parang may tinatawag. Tumayo siya at sinipat ang unahan baka aniya may hinahanap. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata
dahil hindi tao ang kanyang nakita kundi pares ng tsinelas na lumulutang at kusang lumapag sa mismong tapat niya. Nung una, inakala niyang tinalian lang ito at may nanloloko sa kanya. Pero nang lapitan, wala at hindi nakatali. Sa takot ay talaga namang napasign of the cross si Roque. Napasambit ng katagang Diyos ko dahil napagtanto niya na hindi tao ang may gawa nun kundi mga bagay na hindi nakikita. Ang nasa isip niya, mga kaluluwang nagpaparamdam sa loob ng gusali. Kaya sa puntong yon, sa tindi ng pagkakilabot ay kumaripas na siya ng takbo ng walang lingon-lingon. At ayon sa kanya, ilang beses pang nauulit ang mga pagpaparamdam. Kaya habang tumatagal, kahit takot ay nilalakasan na lang ang loob, nasanay na lang din sapagkat hindi naman nananakit ang mga nagpaparamdam doon. Pero yung iba, takot pa rin talaga. Sa mundong ito, may mga bagay na mahirap paniwalaan pero talagang nangyayari. May mga bagay na hindi nakikita pero nagpaparamdam at nakikisalamuha. Kaya sa aking pananaw, ang mundong ito ay hindi lang tirahan ng mga hayop at tao, kundi tirahan din ng iba pa na hindi madalas nakikita ng ordinaryong mata. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Sa susunod, ibabahagi ko naman ang karanasan ng kapatid ko sa aswang. Antabayan na lang po, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na takutan, Inday ng Taytay Rizal. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko unang-una si Madam Ging Cordova, 6 months member na. Pangalawa kay Rex Tubio na 3 months member na. Kay Rose Ulalia na 15, kay Bayot na Rakista Vlogs 19 months member. Kay Jim Semilla, kay Maribel De Leon na 5 months member. At syempre kay Broso Vlogs, kay BCM and Chicks. Kay RJ Miano Ing Tato. Kay Linda Abalos na 4 months member na. At syempre kay Aida Ayrer na 11 months member na. Kay Jairus Masangkay na 2 months member. Kay Jovi Taghap 17. Kay Jonilyn Bio 18. Kay Unique Sino na 13 months member na. Kay Granny Mayet 4 months. Kay Lavi Del Rey na 16 months member na. Kay Darlene Kabatuan 21 months member. Kay Farmer Nursian, 9 months member na. Story Hikes of Totsky, 10 months member. Kay Angie Kitahara na 7 months. LC Diacosta, 18 months. Kay Burns A na 19 months member na. Kay Jenner Sense, 12 months or 1 year. Kay Christine Olzon na 22 months member na. No? Kay K-Hope Riker na 20 months. Kay Angel Esmeres na 21 months. Last but not the least. Kay Madam Miss Puerto na 22 months member na. No? And maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. God bless sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lang po tayo mga igan. Binabati ko unang-una si Dimples Yumi, hi Sir Alex. Pangalawa kay James Kai Solon from Cebu. Pangatlo kay Madam Gina Kalunod na sender natin ngayon. No? Ayan, maraming salamat sa kwento, Ma'am. Kay Noraima Madali, kay Jehan Luzano, kay Ken Tan. Ayan, sa lahat, good evening. Kay Cherry Kobe, ako po sir, pa-shoutout ng maraming salamat po. Ayan, kumusta ang lahat?
At syempre kay Arlene Cools Besa, kay German Marasigan, kay Leslie Leslie. Ayan, no skipping ads po, sir. Maraming maraming salamat po, ma'am Leslie Leslie, no? Napakalaking tulong po ng hindi nag-i-skip ng ads. Kaya thank you very much. Kay Real Share Mix Coin, ayan, kay Christy Harm ng Germany. Shoutout sa tanan, sa supporter, og sa whole family. Thank you po, ma'am. Kay Alfredo Limbre Jr., hello boss, pa-shoutout. Ayan, kay Elmer Vergara, listening from Saudi Arabia. Ingat po dyan, sir. Kay Jude Sibning Star, kay Elaine Almera, no skipping ads po, Sir Alex. Good morning, thank you po, ma'am Elaine Almera. Napakalaking tulong po niyan, ma'am. Kay Carlos A. Akiro Abu Jr., thanks, Sir Alex. You're welcome. Last but not the least, kay Madam Sandra Herrera, always listening, God bless all. Ayan. At sa lahat ng mga silent listener, I welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.